So hello guys, welcome to my YouTube channel. So ngayon, ito yung kauna-unahang vlog ko. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung naging experience namin sa Bicol in 5 Days with Aditef. So I hope guys na mag-enjoy kayo while watching. Ganda guys. Sana nandito din kayo. Yes. Sobrang ganda. Promise. Ang galing ng Lord. Yes. Nakaka-amiso. Ganda. Ngayon, naghanap po kami ng tricycle. Maglalakad po kami papunta ng aming accommodation. Yes. Punta po kami sa aming tutuluyan para ilapag ang aming mga gamit. At kumain. Yeah. Kasi hindi pa po kami nagbe-breakfast. Kaya ang payat na ni Jeka. Oo, ngayon ang sexy ko na tuloy. Abangan po natin ang mga patupis ni Jeka sa... Walang ganun ito. Charo. Ito yung kaibigan. Hanap na po kami ng kakainan namin. Mga local talaga. Lakad-lakad lang kami dito. Kunyari, alam namin. Dito po ako talaga lumaki. Dito po kami naglalaro ng piko, patintero ng mga childhood friends ko po. Dito yan, yan yung pusang yan. Dati, dalaga pa yan. Ngayon po, pamilyado na siya. Dami ng anak. Ganda din, no? Doon tayo nato eh. Oo. So, may baot po kami yung Skyflix para pag nag-vlog. Hi guys! We're here at Sumla. Nasa entrance tayo lumabas. Ayun. Hi, miss. Patan na tayo sa pudel ko. Ha? Alam mo, this is the beauty. Kapag, picture na natin. So, tapos na po kami sa Sumlang Lake. Dadayo na naman kami sa ibang lugar. Welcome to Sour Ruins! Welcome! Andito po kami sa ilalim ng Cag Sour Ruins. Ayan. Sa labas lang. Ay, sa labas sa ilalim. Lang. Wala siyang laman. Wala siyang laman at bawal pumasok. Feeling ko talaga kaya tinawag tong ruins kasi nung sumabog yung vulkan, nasira to. Ayan, kasi ruins. Sobrang laki niyang lugar. Tapos may mga bato-bato siyang ganito. Ang lalaki ng mga bato niya. Oh. Yan. Para siyang nasira. Pero hindi ko lang sure. Oh, kasi ito na lang yung natira. Oo, parang feeling ko ganun. Di ba, te? Teorya ni Jeka. Isesearch ko talaga to, promise. So, ayun. Sobrang init. Pahinga muna, tamang duyan lang. Pero yung nakalagay doon, duyan. Pasan ba? Yan o. Do yan for picture-picture lang. Only. Pero, sarap mag-relax. And, tamang tingin lang ng mga picture. Kanina yung iPhone ko,
sabi, needs to cool down kasi sobrang init talaga dito. Di ba, te? Hindi po totoo yan. Ang lamig po dito, parang pambagyo po. So, first day pa lang to. Marami pa kaming pupuntahan. Video na naman. Picture lang. Sige, video. Cheese sile. Ano? Cheese ice cream with sile. May sili nga talaga in siya. In short, jalapeno cheese. Ano siya? Kumukurot sa ano? Sa lalamunan. Eh, ganun mga pa-comment tayo dyan. Seryoso. By that time. So, mag-ATV sana kami. Kaso, wala nang slot. Sobrang nakakalungkot. Hindi kami makakasakay. So, sobrang daming tao. So, ikot-ikot muna kami. Maghahanap kami ng ATV na available. So, wakas, nakasakay na din kami sa ATV. Yes! Dito. 30 meters lang po yung tunnel. Si ma'am. Ano te? Let's go. We're here at Japanese Tunnel. So, bawal. Di ka makakatayo dito ng maayos. Kasi mauuntog ka. Dito, pwede ito. Pwede ito tumayo. So, mga, ito lang mga binago namin. Gumagawa lang kami ng mga props. Ah, dyan tayo dadaan, kuya. Dito, may way na nandyan lang. Ano to, kuya? Ano talaga siya? Ito talaga yung taguan? Taguan. Hi, Jex. Hi, ate. So, dito tayo, papasa tayo. Di ko lang, ha? Grabe, dito sila nagtatago. So, grabe pala yung mga naranasan nila. Kulang. Wait lang, ang nagtatago, kuya, yung mga Pilipino. Aray. Ay, yung mga Japanese. Okay. Kaya matatalino sila eh dito. Hindi alata na may... Okay, ito yung mga nakong gamit namin dito na to. Totoo, kuya! Ito. Marami pa sana ito yung kaso yung iba pinagla ano ng mga mga bata dito eh. Yan. Kita nyo bullet ba yan? Bullet box. Yan. Hindi siya nagbabantay nun. Seryoso? So nakita nyo yung sa Japanese Garden. Japanese Garden. Japanese Tunnel. Ano to, luneta? So, ayan. Sobrang init niya sa loob. Thank you, kuya. Saan ba yung babaan niyo? So, saan po kami mag-aano, kuya? Papatid ka ng motor? Opo. So, as per kuya, yun yung tinaguan talaga ng mga Hapon nung panahon ng gera. Kahit saglit lang, no? So, ayun. Punta muna kaming Union Hills paakyat. Jexie yan nga, pag-pinature ako yan. Ay, sige. Kami sa may small talk cafe kung saan
itong kainan na to, sobrang sikat siya sa Legazpi Island. So, ito yung isa sa mga in-order namin. Sobrang tagal kasi tutuin ng iba. Wala. So, ano pa nga niya, Atil? Sorry. Anong pangalan yan? Anong pangalan ng pizza? Ito ay Bicolana. Bicolana pizza. So, Bicolana pizza. Ano masasabi mo? Obviously, gutom na po ako. Ay, medyo na yung PM na po dito. Ipayin po natin yung ibang food. Pero late dinner na rin kami. Kasi 9:04 na. Backpacker. So, two days kami doon. Hello! No? Ngayon, paalis na kami papuntang Naga. Punta na po kamo, Camarines Sur. Yeah. Here we come. Here we come. So, ang sakayan is sa may SM Legazpi. So, sakay pa kami ng jeep din, bal, papuntang Naga. Andito na kami sa may CWC for wakeboarding. Yan. Galing ni ate. Sana kaya ko din. Ready na kami. Meron na tayo. Yeah. This. Alam mo naman kung saan pupunta sa BK mode. Wow, ang galing niya na. Parang hindi na siya pang beginner. Oh. Grabe yung beginners dun. Ang galing na. De, parang walang tao, tayo lang. So, okay lang pa. Hindi subjects. Lisbon. Yan, 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 yan. Sabi lang. Lean forward kapag konti. Angat mo yung sweat mo. Lisbon! Ay, naku ba? Finally! Tapos na kami sa wakeboarding. Lagi ako nalalaglag sa gitna. Pero galing, palakpakan. Una pa lang, napakagaling na. Chamba po, chamba. Professional dapat dito siya eh. Patay, yun ang malabo. Yung may mga tricks-tricks na gano'n, no? Uy, ang ganda dito. CWC lahat ang may-ari niyan. So, 1 hour yung wakeboarding namin. Tapos, meron din kaming free 1 hour sa pool. Ang galing lang. Tapos, sobrang sulit pa kasi 180 pesos lang siya. Tapos, additional, magkano ba? 50 ata, basta parang 240 ate, 240, no? Kasama tong mga helmet. Mababa na siya. Sige, susunod ako. So, nag-fail yung picture namin sa Instax. So sad. Wala. Sad. So, nagsayang lang kami ng dalawang film. So, titignan natin si Ate Tep kung paano siya lumangoy. Okay, hindi ba mababaw? So, Ate Tep, ano masasabi mo?
akala ko mababaw, pero joke lang po. Kaya mag-floating na lang tayo. Anong, mataas ba? Malalim? Ay, hindi, sakto lang. Abot pa. Abot naman daw po. Ang ganda dito. Sobra. Ay, ayaw tayo dyan. Oh, kanina nga po, natitin po kami ng motor kasi wala po kami masakyan eh. Mabait ang Bicolana, totoong nakarating din kami ng Karamuan. Grabe yung biyahe, nakakapagod. As in, literal na is ang daanan. After ng mahabang biyahe, makakapag-island hopping na din kami. Anong oras na? Hi. Hi, Kuya. Hello. Ano pagkain natin? Short trip lang kami ngayon. Sobrang low tide dito. Yung tinatay ni Kuya. Timon. Papunta doon sa amin. Oo, so hindi siya makakapunggoy na namin yung isang bangka. Ang laki-laki pa man din. Ang ginawa niyang ano, yung paa. Ang galing talaga ng mga sisal sa na yung bangka na. Anto? Santo. Santo. Sa Karamuan. Kulot, Santo, kulot. Ito nga pala yung Busdak Island. Okay. Busdak Island, ayan. Medyo di clear yung water kasi black sand daw. Di ganun kadami yung tao. Tapos sabi, ito daw yung island na pag nag-high tide, as in, natatabunan siya ng water, nawawala niya, natatakpan niya. So, yan. Welcome to Kabalitag Island! Nakaakit na siya. Konti na lang, Jex, go, go. Medyo struggle lang, pero masarap po pag nandito ko sa tablet. Ito yung mga kita niya. Buwis buhay. Kasi hindi natin. Ayun, chicken tayo, upo tayo sa so, hello guys. Papunta na kami ngayon sa aming long trip. Ang aming second day 2 sa Karamuan. So, picture-picture muna kami dito sa Museo de Karamuan. Hindi ko makita. Yan. Museo de Karamuan. So, maya-maya uuwi na din kami. Picture-picture lang. So, kuya, hanggang dyan lang ang viewing ng bangkot. Oo, oo. Ito so, na kayo pagkakot. Kung may maganda kayo. Ano ba yan? Ayan, ayan. Inakyat namin yung pinakataas niyan. Kasi, andun yung dalawang bangus na malaki na. 36 inches ba, kuya? 36 years, tas ilang inches? Ano na, mga 30 inches. Tapos doon ka din bababa. Sobrang hirap and may sugat na ako. Ano pa ka pa pala kaibigan naman nila? Pag-decide sa inyo. Anak ko sa'yo, ma'am. Sige. Tapos maghihintay ulit kayo ng dadating. Opo. Ano pangalan mo? Sheena May. Sheena May! May kilala ko Sheena May. Alam mo ba yon? Opo. Kaibigan ko yon. Kasama ko sa light group. Tara nila. Kami sa lighthouse with my tour guide, Sheena May. Ilang taon ka na? 12 po. 12 years old.
Tapos meron silang tinatawag doon ang pupa dito. So si Sheena May ay grade 7 na siya sa pasukan. Haba ba, Sheena May? Apa. Galing niyo kumuha ng picture. Papakita ko sa inyo mamaya. Finally, mga barko na lang po ang nagpabiyahe dito. Yan. Pacific Ocean daw yan. Sabi ni Kulot. Puro barko na lang daw ang nagbabiyahe dito. Tapos ayun po yung Catanduanes. Yan, Catanduanes na daw yan. Tapos ayun po yung parang ulang turtle. Alin? Ayun po. Alin? Ayun po. Ano siya? Parang ulo po ng turtle. Ah, oo nga. Guys, kung nakikita nyo. Ayun, yun, yun, yun. Yung part na yun. Parang ulo nga siya ng turtle. So, ayun na yung lighthouse. Konti na lang. Pababa na kami. Yan ang aming view. Pababa. So, bye-bye, lighthouse! Yan yung ulo ng hugis, ulo ng pagong. So, ayun, dami ng tao. Sobrang galing ng mga bata dito. Kasi kanina, makikita nyo dun sa unang video, no, na sinalubong kami ng mga bata. Sobrang daming bata. So, stop. Dahil nagpipicture sila. Tapos, kanina, pag ano na yung mangha namin sa island, biglang umikot. Kala namin naalis na kami. So, nung umikot, hinabol ulit kami ng mga bata. So, sila ang aming mga tour guide dito. So, ngayon, andito kami sa sandbar nila. Kaso, high tide pa. Ilang sandbar. Andito na kami sa anong lugar tayo? Manlawi. Manlawi sandbar. So hinihintay pa namin mag low tide. Ayan. Pero pa low tide na siya. Ano daw mga pagkain dito? Ayan. Sama ng pakiramdam ko. Ganda. Can't wait na mag-low tide. Papansin nyo na sa bandang dulo, hindi na ako masyadong nakapag-video dahil sa sobrang pagod. Kasi nung during last day namin sa Karamuan, nagkaroon ng red day. So, ayun, hindi na ako makababa dun sa may sunbar. Then, yung last video, hinihintay namin yung sunbar. So, hinihintay namin na mag-low tide. So, hindi ko na siya hinihintay kasi sobrang sakit ng puso ko, sobrang sama ng pakiramdam ko. So, nag-stay ako dun sa bangka, natulog ako dun. Then, after that, nag-prepare na kami kasi yung bus, hinihintay na kami from Karamuan going to Naga. So, tulog ako ng buong magbiyahe kasi pag-zigzag kasi yung daanan. So, medyo nakakahito. Then, after that, pagdating namin ng Naga, nagpunta na kami doon sa sakayan going to Manila. So, wala na rin kami yung video dahil tulog kami. So, actually, ang biyahe namin is 10 hours from Naga to Manila doon sa May Pasay. Then, after that, nag-breakfast pa kami at itap sa Jollibee. Then, alam, then, umina. So, ayun, I hope guys na na-enjoy nyo yung panonood ng acting travel vlog. So, until now, hindi pa rin makaka-recover yung balat ko. So, kung mapapansin nyo yung maitin, huwag yung kanay, subscribe and like this. So, thank you guys for watching. Bye!